Welcome back kaibigan, etong mainit na balita ko sa inyo. May malaking pagbabago sa Japan B-League next season. At matinding challenge ito kay Kai Soto at Yokohama kapag nagbalik ito dito. At may sinabi po pala si Kai about sa kanyang NBA dream na inilabas ng Korean media. Simulan po natin dito, tapos na po ang season ng Japan B-League 2023-24 na season. At official na nga pong in-announce ng Japan B-League yung mga pagbabago sa paparating na season. Unang-una na dyan kaibigan, ang bottom teams dalawa ng Division 1 ay ililipat na po dito sa Division 2. Yan nga po yung Toyama Grouses at Shinsu Brave Warriors. So sa Division 2 na po, maglalaro si RJ Abarrientos sa paparating na season. At si AJ Edo naman mga kaibigan ay free agent pa, so i-update ko na lang po kayo kung meron na siyang bagong team. So yung papalit po sa dalawang team niyan ay galing sa Division 2 o sa B2 ng Japan B-League. Yung top 2 teams ng B2, so eto papasok, isa na dyan ang team ni Kiefer Avena na nag-champion po dito sa B2. At nagulat ako kaibigan kasi yung dalawang natanggal na team niyan sa B1 ay kasama pala dito sa division nila kay Soto. Sa Central Division magkakasama sila, pero hindi po pala dito ilalagay ang bagong team from B2, dahil ang ilalagay pala nila dito, eto official na to mga kaibigan, mga top teams po sa ibang division. Eto kabracket na nila kay at Yokohama ang Albert Tokyo, malakas na team to, at yung isa Nagoya Diamond Dolphin. Pinangungunahan po yan kaibigan ni Robert Franks na dating teammate ni Kai sa NBL. Free agent na po etong si Ray Parks, pero mukhang ino-offeran pa rin siya nitong Nagoya, so i-update ko na lang din po kayo about yan. So etong gustong malaman nyo mga kaibigan ha, kapag nagbalik dito si Kai sa Yokohama, total may offer na sa kanya sa table dito sa team na ito. Mga kaibigan, next season, matinding challenge sa kanila ang bracket nila. Kasi mga kaibigan, yung mga kasama po nila dito sa bracket, dito sa division nila, itong team yan ha, eto, mga nasa top 11 po, pasok sa top 11 teams ng B-League standing this season. E ang papasok lang po mga kaibigan sa division nila eh, dalawa lang mga kaibigan dito sa playoffs. Para sa akin kaibigan, kaya po yan ang team ni Kai pag nagbalik siya dito. Basta maayos yung bagong coach at yung kukunin nilang tatlong world imports. Ang concern ko lang naman talaga, lugi sila sa ibang team sa local at bench. Kasi mga kaibigan, halos yun pa din po ang mga locals ng Yokohama. So eto, punta na po tayo dito sa Kai Soto and NBA news natin. Noon pa lang B-League All-Star ay na-interview po si Kai ng Korean media. At nakita ko na po yung article na nilabas nila. Ito po yung nilabas nila mga kaibigan sa Jump Ball. Sports website po ito sa Korea sa interview nila kay Kai dito sa Okinawa All-Star. Ito po yung sinabi ni Kai dyan sa interview. My dream is to make it to the NBA. It may not be right away, but in 5 or 10 years, I want to become a player who has achieved his dream. Right now, all I can think about is playing hard and competing for my team. If I develop my skills here, I will get closer to my dream. Ang pangarap ko ay makapasok sa NBA. Maaring hindi ito kaagad. Ngunit sa loob ng 5 o 10 taon, gusto ko maging isang player na nakamit ang kanyang pangarap. Sa ngayon, ang iniisip ko lang ay maglaro ng gusto at makipagkompetensya para sa aking team. Kung madedevelop ko ang aking laro dito, mapapalapit ako sa aking pangarap.